Hello po, magandang hapon sa inyong lahat. Yes, sa iba't ibang panig ng mundo. This is Kate Extreme Vlogging. At sa hindi pa po na nagsusubscribe po sa akin channel, please subscribe to my channel po. Andyan po yung bell, pakikalembang na lang po, okay? So ngayong araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po kay Madam Beth, okay? So napag-alaman po natin na si Madam Beth po ay charity sponsor po ni Pugong Biyahero, right? At sa ating pong napag-alaman, yes, siya pala po pagdating po sa Amerika ay namamasura. So meaning to say, yes, hinahalungkat niya po ang lahat ng basurahan, pati po yung mga tinapo ng mga pagkain na expired, pati yung mga sapatos na pinaglumaan ay pinamumulot niya po, at ito po ay ginagamit niya or pinapamigay niya po sa Pilipinas sa mga kawawa nating kapuspalad na nandoon po sa kabundukan at hindi po naaabot ng kulog at kidlat. Yes po, yung ating pong mga kababayan ang sinasabi ko po sa inyo. Nakakatuwa naman to si Madam Beth, ano? Hindi naman pala tunay na mayaman, eh kung makakuda po sa media, eh piling erang dahil lang nasa Amerika, eh mayaman na po siya. Eh ganun po ba yon? Lahat po ba nang nasa abroad, eh mayayaman? Eh ganun po ba yon? Okay? Hindi po natin minamasama na ang pamumulat po ng basura, kasi tayo pong mga Pilipino ay masisino. Okay? So, tayo pong mga Pilipino ay tinuruan po ng ating mga magulang para maging masino. Okay? Hindi tayo nagtatapon ng basura kung ito po ay hindi kinakailangang itapon na po. Okay? So yan po ay nananalaytay sa ating mga dugo bilang Pilipino. Okay? Kung paaari pa pong gamitin, gagamitin yan. Hindi, katulad po ng mother ko, na madalas niya po sinasabi sa akin na, anak, huwag mo po itatapon ito, kasi someday magagamit mo po ito. Okay? So, totoo naman po ang sinasabi ng mga magulang ko. Tama po sila. Totoo yan. Hindi ko po inaalis sa ating pagka-Pilipino ang pagiging masino. Hindi ko po inaalis yan. Ang hindi lang maganda po, ito po sa reaction comment na gagawin ko po sa ngayon, ay hindi po maganda itong ginagawa ni Madam Beth, na ipinamamalita niya na galing lahat sa basurahan yung ipinamimigay niya po doon sa kabundukan. Kawawa naman po yung mga kapuspalad. Hindi naman po sila basura. Hindi po basura ang tingin ng lipunan sa kanila. Eh bakit ganun na lang po ang pagtingin ni Madam Beth sa kanila? Hindi naman po maganda yung ganun. Kung ako po ay tutulong sa kapwa ko, lalong-lalo na po sa mga kapuspalad natin Pilipino, kadugo at kalaman natin silang lahat. Yes, iisa lang tayo ng dugo. Iisa lang tayo ng bayan. Iisa lang tayo ng pag-iisip. Yes. Kung sa akin nangyari yon, bibigyan mo ako ng isang bagay na galing sa basurahan, eh hindi ko po matatanggap. Ang feeling ko po, eh basura ang tingin mo sa akin. Ganon. Ganon ba yon, Madam Beth? Hindi po maganda yung ginagawa nyo. Ipinamamalita nyo pa na namamasura po kayo pagkataas ipamimigay nyo dun po sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Alam nyo po, pag nalaman po nila na ginagawa nyo ay ganyan, eh mas nanaisin pa po nilang kumain ng kamoting kahoy at kamote para lang po wag sirain o yurakan ang kanilang dignidad. Dahil kahit po sila mahihirap, may mga dignidad po sila. Masama po. Kaya po kagabi pa, pinapanood ko po yung balitang yan. Masakit po sa dibdib ko. Yes, masakit po sa dibdib ko dahil ako ay isang Pilipino. Ganun-ganun mo na lang kami itreat. Aba, pare-parehas po kaming nasa ibang bansa, pero wag mo po kaming ganitong ititreat, na tinitreat mo kami na isang basura. Eh, hindi po tama yan, Madam Beth. Yan. Kaya po maraming nagagalit sa inyo dahil mula lang na nakaapa ka dyan sa Amerika, eh feeling mo, Amerikana ka. Hindi ka po Amerikana, isa ka pong Pilipino. Okay? So ayan po, ito po ay reaction comment regarding that, dahil po masama ang pakiramdam ko at masama po ang loob ko sa kanya. Dahil po, ipinapakita niya po sa social media na pinupulot niya lang pala yung mga pinamimigay niya kay Pugong Biyahero. Eh pwede naman po kayo magawa ng community nyo dyan sa Amerika, at lahat po ng Pilipino, eh i-ask nyo po kung pwede sila magbigay ng ano, ng bukal sa kanilang loob sa pagtulong sa kapwa. Hindi ganyan.
Opo, meron din po dito sa iba't ibang bansa na namumulot, yeah? Yan po yung content nila, okay? Pero hindi po namin minamasama na mamulot sila. Pero hindi po ginagawa nila yung ginagawa nyo sa ngayon na pinamamalitan nyo pa na galing sa basurahan, lahat yung ibinibigay nyo po sa bundukan. Eh, wag naman po ganun. Dahil po ang mga taong yun ay may dignidad. May dignidad. Okay? Wag po, Madam K, Madam Beth, wag po ganun. Hindi po yun maganda sa paningin po ng pagiging Pilipino. Iisa po tayong lahi. Iisa ng isip at iisa ng puso. Okay? So, wag po natin gawin yung yurakan po natin ang dignidad ng kapwa Pilipino. Kahit pa po sila kano, gaano kahirap, wag po natin yurakan. Hindi po tayo ganun. Wala pong Pilipino naging ganun. Opo? Kahit ako po, nandito po ako sa ibang bansa. Yes, lahat po ng lahi, kung pwede pong tulungan, tutulungan ko. Hindi po ako namimili na kung ano pong lahi. Dahil po tayo mga Pilipino, pinalaki at pinag-aral ng ating mga magulang para po maging Pilipino. Dahil po tayong Pilipino, ay meron po tayong busilak na puso. Meron po tayong busilak na puso sa pagtulong sa bawat bansa. Hindi po natin pinipili kung sino po yung tinuturuan or tinutulungan natin. Yes, lahat po, kung makikita nyo, sa buong mundo po, Pilipino lang ang mga matutulungin. Matulungin. Yes, sila po yung mapagkumbaba. Sila po yung hindi abusado. Sila po yung kapag ka nagkamali ka, aaminin mong nagkamali ka, hihingi ka ng paumanin. Pero hindi kayong ganyan po na mataas ang iyong paningin sa iyong sarili. Tapos pagdating ng oras, eto dahil Holy Week, nagpapaka Virgin Mary ka. Okay? Sad to say po, wag nating gamitin ang ating mahal na birhen. Yes. Yan po, ako ay deboto po ng mahal na birhen. At wala po akong ginawa sa buong buhay kundi po magrosaryo. Okay? So, wag mo pong gawin ang sarili mo na ikaw po ay isang kapitapitagan na babae. Okay? Alam po ng lahat na kung sino ka po dyan sa Amerika. Hindi ka naman pala tunay na mayaman. Nagyayaman-yamanan ka pa. Ayan. Alam po naman kamag-anak nyo kung sino po kayo. Okay? So, hindi po ginawa tong reaction comment para po magalit sa inyo. Para lang po magising kayo sa katotohanan na ang Pilipino po ay niyuyurakan nyo na. Hindi po yan ganun. Sa pagsasalita nyo po sa social media, hindi po tama. Marami po nasasaktan. Lalo na po, yes, sa 100%, yes, 20% doon. Marami po doon ang nayuyurakan. Okay? Huwag po natin gawin yan. Mga kapwa ko Pilipino, mga kapwa ko YouTuber, huwag na huwag po natin yuyurakan po ang bawat isa bilang mga Pilipino. Hindi po nakakatuwa yung ginagawa nyo. Opo. Sa Amerika, tinatapon na nila yun kasi hindi nila kailangan. Baka malason pa sila. Eh, bakit ikaw gusto mo ipamigay doon sa kitchenette para po doon sa mga less needy? Eh, hindi po. Tao rin po sila na masasaktan ang kanilang puso at ang kanilang tiyan. Huwag na huwag po tayo magbibigay doon na panis na, na expired na. Huwag na huwag po natin gawin yan kahit nasa ibang bansa po tayo. Huwag po natin gawin. Okay? Ayan po, sa nakikita nyo po sa aking mukha, masama po ang pakiramdam ko dahil po nasasaktan ako sa mga sinasabi ni Madam Beth. Yan. At nagpapasalamat po ako kay dito po kay teka. Yes, nagpapasalamat po ako kay Raymond the narrator, at ito po ipapakita natin kung ano po ang ginagawa ni Madam Beth sa Amerika. My neighbor, this is the house. Kasi pinato nila, they are trying to the meat, steak, lahat. Ilang libo na yung taon. Ayan po. Kung talagang Pilipino ka, ba't nang hihinayang ka? Sila ang nagbayad niya. Sila po ang gumastos niyan, okay? So, dapat deadma ka na. Huwag mo nang pakialaman yan. Yes. Oh, sa sinasabi mo pa, they are wasting the food. Eh, hindi mo ba alam na yan po ay expired na? I-drive ko na to sana sila sa okay. Yun yung mga pinagkukuha nila ng mga pagkain, ha? Ayan. Ida-drive niya raw sa kitchen net. Turkey steak.
Ayan o, isang prison o kinakarate namin. Ayan, tama po ba yan eh, si social media nyo pa? Ayan, o vlogger kayo, pagkatapos ganyan. Oh, ano na lang pong dignidad ang iniwan nyo po sa sarili nyo? For my plans. Kaya ko rin po gawin yan, pero hindi ko po ipamimigay sa mahihirap. For my fertilizer. What? Ayan. It's time for planting if I mix the fertilizer. Ayan. Pwede pa natin, okay. Nagtapon sila ng mga lamesa, baso. Pwede pa pong gamitin yan. Yes, usable pa po yan. Ang tawag nila dyan ay gamit na. Okay? Pero sa pagkain po, wag na wag po kayo mamumulot ng mga expired na. Dahil po, yung mga kakain yan, malalaso na sila. Okay? So, wag pong ganon. So, pagpatuloy po natin yung video na ginagawa po ni Madam Beth. Thank you, Bobby. I'm thinking also on this one. I can put my plants here, Daddy. The one in the... The movie. Eh, forward natin para mas maganda. Daddy, clock na. What? Is your real home where we sit under the skies? Whatever. Ayan po. Ginagawa rin po namin dito yan sa bansang Arabo. Kasi po, ang mga Arabo, taon-taon po tinatapon na nila yung mga gamit nilang mga kurtina, kama, comforter, lahat po tinatapon. So tayo po mga Pilipino, masinop. Malinis po nilang tinatapon yan doon sa basurahan. Naka-separated po lahat yan. So, all you have to do is to pick it up. Yes, linisin mo, labhan mo. Yes, and you can still use even the curtain po. Lahat po dito, pati po baby's clothes, yan, lahat po dito tinatapon. So, dapat tayong mga Pilipino, masinop, pupulutin po natin para po ipamigay sa ating mga kamag-anak na mahihirap. Pero ito po ay malinis. Hindi po ito katulad ng basurahan dun po sa Amerika na gano'n na nasa basura. Hindi po gano'n dito. Malinis po yan na tinatapon. So, hindi mo masasabing basura kasi malinis nga. Okay? So, ito. Ayan. Ulitin natin. Ayan. Namumungkal siya ng basura. It's basurahan talaga yan. Yes. Spoilage yan. Basurahan ng mga spoiled na. Ayan. Pagkain niya, sinasabi niya. Huwag mo sabihin sa akin na iyan pupulutin o tamimigay mo doon sa mga less needy dyan sa Amerika. Yung mga street people. Aba, hindi yan maganda at hindi yan tama, Madam Beth. Ayan. Yes. Dapat sa'yo kulugan ng kidlat. Samahan ka ng kidlat. Dahil, yes, masama po yung ganyang ginagawa nyo. Para lang maging, ang tingin ng tao sa'yo ay mataas. Eh, hindi po maganda yan. Hindi po maganda yan. Ayan o, isang prison o kinakarate namin. Yung apo ng malaking smart look. Hindi po dito sa bansang lugar po na bansa na aking tinitigilan. Dito po, pag tinapon po ang mga pagkain, that is, straight po yan, hindi mo makikita yan sa basurahan. Straight po yan doon sa baunan na basurahan po sa lupa na may hukay. Doon po yan tinatapon at ginagawa po yan fertilizer. Okay? So wala po kayong makikita mga pagkain na nasa basurahan dito. Yes. Ang makikita nyo lang po ng mga basura dito ay yung mga gamit po sa bahay na usable pa. Okay? So, hopefully po sa lahat po ng nanonood sa akin, yes, at kay Pugong Biyahero, ayan po, at andito po si Kate Extreme Vlogging, my deepest sympathy po sa iyong kapatid na pumanaw, yes, nakakalungkot man, ganito po talaga, una-una lang po yan, lahat po tayo ay papunta dyan, okay? So, sa mga follower po ng Pugong Biyahero, maraming salamat po sa panonood at sa pagdaan po sa akin pong channel, at hopefully po, tulungan nyo rin po ako sa aking mga reaction comment po na gagawin po at igaganap po or gaganapin po dito po sa aking channel. Ayan po, ito po ay si Kate Extreme Vlogging at God bless everyone. Huwag po tayo maging judgmental at mahalin po natin ang bawat isa, lalong-lalo na po ang ating mga kababayan. Mahirap, mayaman, nasa gitna ng lipunan, dapat po pare-parehas po ang pagtingin natin. Okay?
Ngayon po ay tayo po ay natatapos na at ito po ay reaction comment lang. Yes, masama lang dun po ang loob ko dahil po sa mga nasambit po ni Madam Beth na mga ganyan, hindi po nakakatuwa. Okay, hindi po nakakatuwa. Ayan po, maraming salamat po sa lahat. Ayan po, at magandang hapon po sa lahat.